Isa ka bang OFW na nagtatrabaho na for 5 o kaya naman for 10 years pero wala pa rin sapat na ipon or investments para sa iyong financial goals? Gusto mo bang makapag-invest ng tama o makapag-ipon ng tama para magkaroon ng financial freedom? Kung gusto mong malaman, para sa iyo ang video na ito. Halina't panuurin! Videos that will help you achieve financial security. Hi, my name is James and welcome back to this channel kung saan matutulungan ka upang ma-achieve ang iyong financial security. So it's been a while, hindi po tayo nakapag-produce ng ating vlog kasi medyo na-busy tayo sa mga buhay-buhay. But of course, kung bago ka pa lang sa channel na ito, please, please do subscribe and like and also share no sa ating mga friends para matulungan natin sila pagdating sa kanilang financial education. Ang pag-uusapan po natin sa video na ito ay tungkol sa 3 financial needs ng tao. Marami po tayong mga financial needs pero tatlo lang ang kailangan nating sagutin upang ma-build natin ang ating finances or tinatawag nating solid financial foundation para pagdating ng panahon, hindi po tayo mag-aalala kasi nga nakapag-prepare po tayo ahead of time. Kapag pag-uusapan po natin ang financial crisis, marami pong mga factors kung bakit nagkakaroon ng financial crisis ang tao or ang family. So nahahati po ito sa dalawa. Una-una is yung tinatawag nating personal factor. Yung personal factor ang ibig sabihin yung dahilan kung bakit nagsasuffer, nagkakaroon tayo ng problem is yung decision making po natin. Hindi po natin na-manage properly yung ating pera. So kapag nagkaroon po tayo ng mismanagement sa ating pera, no, malalaman natin 'yan kapag almost magre-retire na po tayo pero wala pa rin po tayong enough na savings for our retirement. O kaya naman yung edad natin is 50 to 60 years old pero wala pa tayong long-term healthcare. Ang solusyon po talaga natin dyan na tinuturo natin sa International Marketing Group ay ang financial education. So magsisimula po talaga tayo sa mindsets or financial mindsets ng mga tao. Kasi kung alam natin yung mga financial mindsets, mga financial concepts, alam natin kung saan tayo pwedeng magsimulang mag-invest, no? Mag-ipon ng tama o kaya naman ano yung mga kailangan nating i-prepare ahead of time. Ang ikalawang factor kung bakit nagkakaroon tayo ng financial crisis ay hindi po natin hawak. Yun ay tinatawag nating environmental factor o kaya naman mga catastrophes, mga kalamidad na kung saan nararanasan natin. So wala po tayong control. Pero kahit wala po tayong control, meron po tayong magagawa. Yun ay financial preparations pa rin na magsisimula sa financial education. So kaya, pag-uusapan natin yung 3 financial needs para ma-address po natin yung mga uncertainties, yung hindi tayo sure sa buhay. Para kahit anong mangyari in the future, prepared po tayo. Bilang financial educator ng International Marketing Group, vision at mission po natin na maituro ang financial education sa lahat ng ating mga kaibigan, kaya meron tayong financial advocacy that by 2030, kailangan nating maturuan yung 30 million Filipinos ng financial education or magiging financially literate sila. Sa buhay, meron po tayong tinatawag na 2 major questions or 2 mahalagang tanong na kailangan nating masagot upang masigurado natin na handa po tayo pagdating sa ating retirement age o kaya naman kapag kinuha tayo ni Lord. So ang unang question na kailangan po nating masagot is, what if you die too soon? Ibig sabihin, maaga kang kinuha ni Lord. Who will take care of your family? So sinong mag-aalaga sa iyong pamilya? Sa International Marketing Group, ang sagot po natin dyan ay kailangan meron kang life insurance. Kasi yung life insurance na ang sasagot sa pangangailangan ng iyong pamilya kapag nawala ka sa mundong ito. So magiging income replacement po ang life insurance. So hindi sila magkaka-utang ng dahil na nawala or namatay yung breadwinner, especially kung tayo ay breadwinner sa ating family. Kalimitan kasi sa Pilipinas, ayaw nating kumuha ng life insurance kasi ang makaka-benefit lang ay yung mga family members natin kapag kinuha tayo ni Lord. Mali po, nang dahil ang purpose talaga ng life insurance ay para talaga sa maiiwan natin, especially kung tayo po ay breadwinner. Ibig sabihin, tayo yung nagbibigay ng malaking income para mabuhay ang ating family.
So of course, kung meron tayong life insurance, hindi po mamumroblema for a short period of time habang wala pang work yung family members kasi merong maiiwan na pera po sa kanila. So ganun po kahalaga yung life insurance na sasagot sa ating tanong na what if you die too soon or maaga kang kinuha ni Lord? Meron pong makukuhang halaga or pera ang iyong pamilya. So masasagot po natin yung tanong na who will take care of your family? Ang ikalawang tanong naman na kailangan nating masagot at masolusyunan ay ang tanong na what if you live too long or binigyan ka naman ngayon ng mahabang buhay ng ating Panginoon, no? So ang sagot po natin dyan ay dapat magkaroon po tayo ng enough na long-term health care. So dapat kapag meron po tayong sakit or nagkasakit po tayo, mahu-hospitalize po tayo sa hospital, at least meron po tayong pambayad sa hospital or auto-deduct na doon sa ating long-term health care. Then aside sa long-term health care, kapag mahaba ang ating buhay, of course, kailangan natin ng income pa rin kasi meron tayong mga bills na kailangan pa rin bayaran. So dapat meron tayong investments na kung saan tutubo at magbibigay sa atin ng interest or dividend at kikita pa rin tayo kasi nakapag-invest tayo in a long period of time. So sa tanong na, what if you live too long, who will take care of you? Ang mga ngalaga na po sa iyo ay ang iyong investments at ang iyong long-term health care. So napakahalaga talaga yung long-term health care kasi pagdating ng panahon, no, kapag nagkasakit po tayo, of course, marami na po tayong sakit pag ang edad natin ay umabot na tayo ng 60 to 70 years old. So ganun kahalaga yung long-term health care. No, sa Pilipinas naman, hindi natin ini-encourage na yung ating mga anak ang mag-aalaga sa atin kasi magkakaroon din sila ng sarili nilang family, no? O their own family. So, magkakaroon ng financial burden. So, ang solusyon po na po talaga natin dyan, kapag mahaba yung ating buhay, nag-retire tayo, dapat may enough tayo na savings, no? Investments, at long-term healthcare. So, sa dalawang tanong na, what if you die too soon? Who will take care of your family? Ang solusyon natin dyan sa International Marketing Group, kailangan natin ng life insurance. At sa ikalawang tanong naman, na what if you live too long, who will take care of you? Ang kailangan lang natin, dapat meron tayong investments at meron tayong enough na ipon at of course, ang pinakamahalaga, ang long-term healthcare. So, ang tatlong major financial needs na kailangan po nating mapaghandaan ay ang mga sumusunod. Una, kailangan natin ng investments. Of course, ito ay long-term investments. Pangalawa, kailangan natin ng income protection or life insurance. So mamaya, pag-uusapan natin kung ano ba ang ibang kahalagahan, no, ng life insurance. Pangalawa, kailangan natin ng healthcare, especially ang long-term healthcare. Isa-isahin natin kung ano ang kahalagahan ng tatlong major financial needs para ma-build natin ang solid financial foundation. Una, sa tatlong major financial needs ay tinatawag na investments. Ang investments ay napakahalaga nang dahil ito ang magbibigay sa atin ng income kapag wala na po tayong work or kapag nag-retire na po tayo. So ito yung tinatawag nating the money is working for us. So magiging income replacement siya, no? Kasi hindi naman tayo forever mag-work. So dapat meron tayong investments. Unang-unang considerations pagdating sa investment ay dapat more than 4% per annum yung interest ng ating investments. Kasi nga, meron tayong tinatawag na inflation rate. Ang inflation rate sa Pilipinas ay umaabot ng 4% per year. So, ang ating investments ay dapat makapagbibigay sa atin ng more than 4% na interest para matalon niya yung tinatawag nating inflation rate. Kasi kung mababa lang naman sa 4%, lugi po tayo pagdating ng panahon. So, saan po tayo pwedeng mag-invest, no, in a long-term period? Pwede po tayo magsimula sa mutual funds. Kasi yung interest na kayang ibigay sa atin ng mutual funds ay halos aabot siya ng more than 8 to 12% per year. So, ibig sabihin, when you invest long-term, mas malaki ang kita. So, of course, depende din yun sa iyong financial goals. Pero kung ang purpose mo ay for retirement, income replacement,
So dapat yung target mo, it should be 20 times of your monthly income. For example, yung income mo ay 20,000 every month. So ta-times mo lang ng 20 times, no? Ganun dapat kalaki yung itabi mo for your investments para malaki yung makukuha mo pagdating ng panahon. When you become a member of International Marketing Group, automatic meron ka ng mutual fund na pwede mong dagdagan anytime para sa iyong long-term goals. Kung gusto mong malaman kung paano ba tumatakbo yung mutual fund investments, pwede ka pong umattend sa ating free financial training na available every day sa International Marketing Group. Pangalawa sa three major financial needs ay tinatawag nating income protection or life insurance. So kanina na-discuss natin ang kahalagahan ng life insurance. So ito po ang sasagot sa tanong na what if we die too soon? Who will take care of your family or of our family? So of course, kung meron pa tayong mga anak na nag-aaral pa, so kung kinuha na tayo ni Lord, meron pong makukuhang pera sila na pwedeng makapagtapos sila sa kanilang pag-aaral or pambayad sa utang, no? Kasi magiging income replacement po. So, income replacement or life insurance will protect your money if you die too soon. It could be used also to pay your estate tax or to pay your debt. So, ang pangatlo sa ating three major financial needs ay tinatawag nating healthcare or specifically long-term healthcare. So, bakit mahalaga ang healthcare? Kasi nga pagdating ng panahon, pag wala na po tayong work at nagkasakit po tayo, so yung sinabi po natin kanina na kalimitan lumalabas yung sakit kapag matanda na po tayo. So kapag meron tayong long-term healthcare, meron po tayo magagamit kapag na-hospitalize po tayo na auto-deduct sa hospital bill. So yung healthcare na po ang mag-aalaga sa atin, magbibigay po sa atin ng pambayad para sa hospital. So, and ang good news, kapag member po tayo ni International Marketing Group, yung tatlong katanungan or three major financial needs, kagaya ng investment, yung income protection or life insurance, at saka healthcare, nasasagot na po ng isa sa mga partners ng International Marketing Group na tinatawag na Kaiser International Health Group. Si Kaiser International Health Group ay nag-iisang long-term healthcare sa Pilipinas na healthcare provider ng Supreme Court, House of Representatives, Coast Guard at marami pang iba. Ibig sabihin trusted talaga si healthcare pagdating sa protection or sa healthcare protection. So ano-ano ang mga benefits ni healthcare? Unang-una, meron siyang long-term healthcare na auto-deduct sa hospital bill. Ibig sabihin kapag na-hospitalize po tayo, merong magbabayad sa ating hospital bill na pwedeng makover tayo kahit umabot na tayo ng edad na 60 or even to 90 years old, no? Imagine, no, pagdating ng 60 to 70 to 80 years old, marami na po tayong sakit niyan. So dapat meron tayong long-term healthcare. Pangalawang benefit ng long-term healthcare na Kaiser aside sa healthcare ay meron siyang life insurance. So yung life insurance, of course, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord, no? So importante yung income replacement na may makukuha po ang ating family. So that's why yung Kaiser meron na siyang life insurance. Nasasagot na niya ang life insurance. Pangatlo, ang Kaiser is meron na siyang investments na naka-invest sa mutual fund. So tatlong benefit po si Kaiser. Una, yung long-term healthcare. Pangalawa, yung life insurance. Pangatlo ang investments. 7 years lang po babayaran si Kaiser at covered ka na sa tatlong benefits na healthcare, life insurance, at meron kang investments, at meron pang free annual physical exam at dental benefits, no? Basta nakabayad ka ng at least 1 year. So ibig sabihin, while you are paying, meron ka ng protection. So 7 years ka magbabayad, pero yung benefit mo is extended until 20 years and beyond. So upon maturity, meron kang choices. It's either kukunin mo yung portion lang, no, para may healthcare protection ka pa rin, or kukunin mo lahat, no, or pababayaan mong kumita, no, yung investment mo para pagdating ng panahon mas malaki siya. So after maturity, meron kang choices na gano'n na pwede mong kunin. So sa Kaiser International Health Group, nasasagot na niya ang tatlong pangangailangan ng tao: ang healthcare, ang investments, at
life insurance. So marami tayong mga plans, no? Depende po sa edad, no? Kung gusto po natin kumuha ng Kaiser, pwede tayong magpatulong, no? Or umattend sa ating free financial seminar or mag-message po kayo sa akin diretso sa aking Facebook account. So kung ikaw ay isang OFW at gusto mong makapag-invest at makapag-save ng tama, magandang simulan ang Kaiser International Health Group na... Kung nagustuhan mo ang vlog na ito, comment down para mabasa ko at para ma-replyan ko po kayo. At kung gusto nyong masimulan ang inyong Kaiser para masagot ang 3 financial needs, just PM me po or email me at jamesusmolo@gmail.com.